maagang namula si Cyrus sa realidad. Wala siyang kinikilala mga magulang. At ang tanging nag-alaga at nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lola Anita. Ngunit, dahil na rin sa katandaan, ay binawian ito ng buhay. Wala siyang kapera-pera at hindi nabigyan ng maayos na libing ang kanyang lola. Tuwing gabi, umiiyak siya dahil bukod sa namimiss niya ang kanyang lola Anita, nag-iisa na lamang siya at ang mapait, pinalayas pa siya sa maliit na kupong kanilang tinirhan. Naging batang kalye si Cyrus sa edad na 10 at umi-extra sa paglalako ng kahit anong pagkain sa kanto. Naglilinis din siya ng sapatos at kung ano-ano pa. Di man kalakihan ang natatanggap niyang pera, ay pursigido siya makapag-ipon para makapag-aral muli. Hanggang sa nakilala nga niya ang kauna-una naging kaibigan niya na si Alexa. Magandang bata si Alexa at kapag nagsisimba ito linggo-linggo ay doon sila nagkikita. Ngunit ang linggong yun ay natapos na lamang ang lahat ng misa ay hindi pa rin nakita ni Cyrus ang batang babae. Matyagang naghintay si Cyrus sa ilang araw kay Alexa hanggang sa nagpakita na nga ito. Alexa! Noong nakaraang araw pa ako naghihintay sa iyo eh. Bakit hindi ka nagsimba noong linggo? Masama bang pakiramdam mo nun? Pungat agad ni Cyrus dito. Oo Cyrus. Pasensya ka na ah. Okay lang. Teka, wala ka bang pasok ngayon? Miraculous pa. Doon na nga yumuko si Alexa at agad ipinakita kay Cyrus ang mga pasanya sa braso na nooy natatakpan lang ng suot niyang jacket. Alexa, ano yan? Mga pasaya na. Saan mo nakuha yan? Natapilok ka ba? Nabangga? Umiling naman ang dalaga bilang pagsagot. Nakuha ko to mula kay Tito. Tinutukoy nito ang bagong nobyo ng kanyang ina. Ano? Sinasaktan ka ba niya? Oo, Cyrus. Kaya rin ako hindi nakapagsimba noong linggo ay dahil tad-tad ng pasampu o kong katawan. Hikbi nito. Iyang mama mo. Nasaan ba mama mo? Pwede nyo naman yung reklamo ah. Pero wala akong kakampi sa bahay. Maski si mama, nakikinig at tumitingin lang siya habang sinasaktan ako ni Tito. Naikuyom naman agad ni Cyrus ang kanyang kamao dahil sa galit. Tara, sasama ako sa iyo pag-uwi. Pagagalitan ko ang Tito mo. Pero Cyrus, mga bata lang tayo. Ano bang laban natin sa kanila? Tiyak! Tiyak, pagtatawa na lang nila tayo. Pero hindi niya dapat ginagawa yun sa'yo, no? Sana man lang nagawa ka rin pagtanggol ng mama mo, pero hindi rin eh. Hayaan mo na, Cyrus. Mas magpapakabait na lang siguro ako. Naging seryoso naman ang mukha ni Cyrus habang nakatingin kay Alexa. Hayaan mo. Mas magpupursigi ako makapag-ipon para makapag-aral na ulit, makapagtapos, at makahanap ng magandang trabaho. At kapag nangyari yon, itatakas na kita sa inyo. Hindi ka na ulit masasaktan ng tito mo. Kaunting tiis pa, Alexa. Mas lalo nga naiyak si Alexa at pilit na tumango. Salamat, Cyrus. Sige na, aalis na ako. Inutusan lang ako ni mama na bumili ng mga rekado sa palengke. Sumaklit lang ako sa'yo. Baka magtaka pa yun kapag natagal ako. Sige, mag-iingat ka ha. Kapag kailangan mo na kausap, nandito lang ako ha. Alam mo kung saan ako pupuntahan. Habol na sigaw niya pa dito. Naiinis si Cyrus dahil ramdam niya ang hinanakit ng kaibigan. Pero wala man lang siyang magawa dahil unang-una, hindi hamak na bata lamang siya. At pangalawa, wala siyang pera. Simula din noong araw na yun, ay mas nagpursige pa si Cyrus. Lahat na yata ng racket ay pinapasukan niya na. Ang pag-iigib ng tubig, kapalit ang maliit na halaga ng pera. Pagmamasahe sa kanto, at kung ano-ano pa. Ngunit, tila hindi naging maganda ang sumunod na araw ni Cyrus.
Dahil ng gabing payapa siyang natutulog sa ilalim ng tulay, ay hindi niya alam na tinangay na pala ang kanyang maliit na ipon. Kaya naman, pagising niya, labis-labis ang kanyang iyak. Nang malamang ang ilang buwan niyang pinaghirapang pera ay nawala lamang sa isang iglap. Samantalang si Alexa naman, ilang araw na rin hinahanap si Cyrus sa may likod na simbahan. Hanggang sa maisipan niyang ampuntaan ito sa may ilalim ng tulay kung saan lagi ito nagpapahinga. Di naman siya nabigo. At nakita niya nga ito na nooy sobrang layo ng tingin. Cyrus! Sinasabi ko na nga ba eh, nandito ka lang. Bakit hindi ka na nagpunta na simbahan? 2 araw din akong pabalik-balik dun ah. Simula nito. Bakit kaya ganun Alexa no? Ang sabi sa akin ni Lola Anita noon, kapag mabait daw akong bata, pagpapalain. Ginawa ako naman na, naging mabait naman ako, kahit sobrang pait ang buhay ko. Pero bakit ako pa ito nag-aagrabyado? Anong ibig mo sabihin, Cyrus? May nangyari pa? Yung perang ilang buwan kong pinaghirapan para makapag-enroll ulit, ninakaw. Wala nang tinira sa akin kahit piso. Hindi ko alam kung matutupad ko pa ba ang mga pinangako ko sa'yo at sa lola ko eh. Para ako mawawala ng pag-asa. Cyrus, bata pa tayo. Bata ka pa. Ang taas-taas pa ng panahon para sa mga gusto mong gawin. Kilala kita at alam ko kung gaano kakadeterminado. Malalampasan mo rin to. Natin. Ewan ko, Alexa. Hindi ko na alam. Ano ka ba? Ang mabuti pa. Tara na sa simbahan at kumain tayo ng street foods doon. Bakit? May pera ka ba? Oo. Binigyan ako ni ninang ko. Sinabi ko nga sa kanya na huwag na sabihin kay mama na bigyan niya ako eh. Para may baon naman ako kahit papano. Tara? Tila nabuhay naman ang loob si Cyrus. At bumalik na muli ang matatamis ng ngiti sa kanyang labi. Dahil nga doon, mas pinili niyang huwag itigil ang kanyang pangarap. Kikitain niya pa ang perang nawala sa kanya. At alam niya sa susunod ay magiging doble na yun. Sa kabila naman ng kamalasan sa kanyang buhay, ay para bang sinundan yun ng sunod-sunod na swerte. Dahil bukod sa medyo marami na siyang racket, pinigyan pa siya ng malaking halaga ng pera ng isang customer niya dahil sa pagsauli niya sa pitakan nito. At hindi lamang yun, dahil inalok siya nito magtrabaho sa kanila. Kapalit ng muling pag-aaral ni Cyrus. Umoo naman agad siya dahil ito na ang pinakahihintay niya, ang makapag-aral muli. Pinag-enroll siya ng lalaking nangangalan Jonah sa isang private school. At labis-labis naman ang saya ni Cyrus. Mabaitin kasi si Jonas at walang ibang kasama sa bahay. Kundi siya lamang. Sir, parang di po yata ako bagay sa isang mamahaling paaralan. Tsaka natatakot po ako na baka kutsain nila ako. Nasabi pa ni Cyrus dito. Natawa naman si Jonas at kinulo ang buhok ng batang lalaki. Nakikita ko talagang sarili ko sa iyo, iho. Kaya lang, sa sobrang abala ko sa pagpaparami ng pera, di na ako nakapang-asawa. Mahirap lang din ako kagaya mo. At noong nawala ang wallet ko, galing pa ako sa biyahe nun mula ibang bansa. Good thing, at isang masipag at mabait na bata pa ang nakikita nun. Kung iba pa ang nakapulot ang pitaka ko, di ko na sure kung may babalik pa ba. Salaysay pa nito. Mabuti na lang po talaga at namukaan at nahabol ko po agad kayo, sir. Pero sobra-sobra naman po yata ang pabuyang binibigay mo sa akin. Okay lang naman po ako kahit sa public school lang eh. It's okay. Tsaka, kapag may pumutya sa'yo, just ignore them. Hindi sila makakatulong sa growth na nais mo. So ano, ready ka na ba? Babalikan kita dito around 4 p.m. Kapag nalita ko na kaunti, hintayin mo na lang ako sa gate, okay? Opo, sir. Maraming salamat po. Ngiti ni Cyrus. Walang mapaglagyan sa sayang na darama ni Cyrus. Pursigido siyang matuto at makapagtapos. Marahil hindi man ganoon kaganda ang pakikitungo ng iba niyang kaklase sa kanya.
Pero tulad na rin ng payo ni Jonas, huwag na lamang silang pansinin. Nagdaan ng maraming araw at tabala si Cyrus sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan nga, kahit sa pag-uwi, ay libro pa rin ang kanyang binabasa. Hindi naman sumasakit ang ulo ni Jonas sa kanya dahil nagkukusa ito sa mga gawain at sobrang sipag pa. Graduation na, nakuha pa ni Cyrus ang titulo sa lutatorian. Bukod doon, marami din siyang awards at medals. At dahil gusto niyang makita ni Alexa ang medals niya, kinausap niya nga si Jonas para sa isang pabor. Gusto ko po kasi ipakita sa kaibigan ko ang achievements ko, sir. Kung papayag po kayo, pwede po ba tayo pumunta na simbahan pagkatapos ng program? Oh, sure, iho. Anything. Gusto mo ba mag-mall after? Or kumain tayo sa labas kasama ang kaibigan mo? Talaga po, sir? Of course. You make me so proud. Para na nga ako ang dad mo kanina eh nung nasa stage tayo. Tawa nito. Salamat po, sir. Opo, tiyak na matutuwa po yun. Masayang usal din ni Cyrus. Pagkatapos nga ng graduation rites, ay nagtungo na sila agad sa simbahan. Pumasok naman muna si Jonas sa loob para magdasal. Habang si Cyrus ay inilibot pa ang paningin sa labas, ngunit hindi niya makita si Alexa. Ngunit tila ba may maliit na boses sa kaloob-looban niya na nagsasabing magpunta sa tulay. Kaya naman formal siyang nagpaalam kay Jonas at dali-dali na nagtungo sa tulay. Doon, hindi nga siya nabigo dahil nakita niya nga ang kaibigan na nakaupo sa ilalim ng tulay kung saan siya natutulog dati. Alexa! Tawag niya dito na siyang nagpaangat naman sa ulo ng kaibigan. Kitang-kita pa ni Cyrus ang pagkagulat ni Alexa pero agad din itong nakabawi at mahigpit siyang niyakap habang umiiyak. Okay ka lang ba? Kalmado niyang tanong dito. Antagal mo naman bumalik, Cyrus. Saan ka ba kasi galing, ha? Iyak nito. Sorry, Alexa. Hindi ko na nasabi sa'yo na pinag-aral ako ng lalaki sinaulian ko ng pitaka eh. Doon na nga ako nakatira sa bahay niya. Hindi na rin ako nakabalik pa dito. Dahil hindi naman libreng pag-aaral ko eh. Kailangan ko magtrabaho sa kanya kapalit ng pag-aaral ko. Ang daya mo naman eh. Ilang buwan din kitang hinintay ah. Sorry na, ito na oh. Nakikita mo ba to? Ang dami kong medals. Salutatorian din ako, Alexa. Graduate na ako ngayon. Kaunting push pa. Ikaw pa, kumusta? Tsaka, bakit ka nandito? Doon na nga sinabi ni Alexa na hindi siya umattend ng graduation niya dahil 2 buwan bago ang kanya pagtatapos ay lumayas na siya sa kanila. Sinabi niya rin kay Cyrus na wala na siyang balak pang bumalik sa bahay nila dahil na-trauma na siya sa tangkang pagkahalay sa kanya ng nobyo ng kanyang ina. Ginawa niya yun? Alam ba ito ng mama mo? Oo, Cyrus. Siya ang una-una kong sinabihan pero ayaw niya maniwala sa akin. Sorry, Alexa. Sorry kung wala akong nagawa noong mga panahong yan. Nung sabi ko, poprotektahan kita eh. Ano ka ba? Masaya naman ako na unti-unti na nagbabagong buhay mo. Ipagpatuloy mo lang yan, Cyrus. Sige na, umalis ka na. Hindi, dadalhin kita. Sabay hawak sa kamay ni Alexa. Ano? Kakausapin ko si Sir Jonas na pag-aralan ka rin. Cyrus, huwag na. Nakakahiya. Ayaw kong buhay ko lang ang magbago. Kaibigan kita. At ikaw lang ang bukod tanging nakinig sa akin. Kaya hindi ako papayag na hindi kita madala. Tara na. Pero Cyrus, Alexa, sige na. Magbakasakali lang tayo. At baka pumayag si Sir. Paano kung hindi? Gagawa ko ng paraan. Wala nang ang nagawa pa si Alexa, kundi ang sumunod dito. Bumalik sila sa may simbahan at doon nakita nilang nakangiting naghihintay si Jonas sa kanilang dalawa. Kumain sila sa isang mamahaling restaurant at doon na sinabi ni Cyrus ang hihingin niyang muling pabor.
Hindi naman agad nagdalawang isip si Jonas at umuo agad ito. Tulad ni Cyrus ay pag-aaraling niya rin si Alexa kapalit ang pagtatrabaho nito sa kanya. Sabay nag-enroll ang dalawa sa isang private school at hindi na ni sila takot na baka kutsain sila ng iba pa nilang kaklase dahil hindi sila nag-iisa at kasama nila ang isa't isa. Mabilis naman lumipas ang panahon at nasa third year high school na nga ang dalawa. At doon na rin nagsimula ang mga sintomas si Jonas sa kanyang sakit. Kaya naman nang saktong makauwi ang dalawa galing sa paaralan, ay doon na sila kinausap ni Jonas. Kumusta naman ba ang pag-aaral niyo? Okay lang po, Sir Jonas. Etong si Cyrus. Mukhang magiging valedictorian po sa susunod na taon. Uy, Dia. Masyado ka namang advance. Pagtutol naman agad ni Cyrus. Well, makasali man sa top o hindi, as long as hindi bagsak, proud na proud ako doon. You know what? Para ako na rin kayong mga anak eh. Imagine, ang babata niyo pa nung pinag-aaral ko kayo. But look at the two of you now. May dalaga at binata na ako. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi na ako nakapag-asawa. Maybe I'm your angel sent from above, diba? Ngiti nito. Higit ka pa sa isang anghel, Sir Jonas. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala kami dito ngayon. Kayo naman ang may kagagawin yung success niyo eh. Weakness lang ako. Tsaka, huwag niyong masyadong ibinibigay ang credit sa akin. Dahil hindi naman libre yan, no? Pinaghirapan at pinagtatrabahuan niyo din yan sa akin. Pero I just hope, someday, when you become what you want to be in the future, huwag niyo sanang kalimutan na may isang Jonas na napag-iwanan na sa train ang kasama niyo. Oo naman, Sir Jonas. Hinding-hindi po namin kayo makakalimutan. Hinding-hindi po. Really? Sana totoo yan, ha? Kasi baka wala na ako sa next journey niyo. Ang mga ngiti sa labi ng dalawa ay bigla namang naglaho na marinig ang sinabi ni Jonas. Sir, huwag naman po kayo magsalita niyan. Magka-college pa kami ni Alexa. Kagraduate pa po kami. At ililibre ka pa po namin. I just hope makapaghintay pa ang katawan ko, Cyrus. Ano pong ibig masabihin, sir? May sakit ako. Cancer. Stage 4. Hindi ko na pinagamot. Dahil kapag ginawa ko yun, mananatili na naman ako sa Amerika ng ilang buwan. At ayaw kong ma-miss ang mga important events sa buhay niyo. As I said, para ko na kayong mga anak. At ayaw kong may makaligtaan kahit isang event sa journey niyo. Sir naman, sana nagpunta na lang po kayo doon. Hindi niyo na sana kami inalala. I can't. Besides, pagod na rin naman ako. Maalala mo, noong nahulog ang wallet ko, at sinabi ko sa'yo na galing pa ako ibang bansa. Stage 1 pa ang cancer ko noon. Hanggang sa kumalat ng kumalat. At ngayon, 4 na. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, sir, di ba? Gagaling pa naman kayo, di ba? I don't think so, Alexa. I can feel it. Ramdam na ramdam ko na ang paghihina ng katawan ko at ang paglamo ng cancer cells sa kaloob-looban ko. Sana lang, mahinlay pa ang katawan ko. Ang graduation niyo. I want to witness it before I go. Nag-iyakan na nga ang dalawa. Habang si Jonas naman, pilit namang nilalabanan ng kanyang emosyon. Sa pagdaan ng mga araw, ay mas lalong lumala ang sakit ni Jonas. Kaya naman kahit ayaw nito, ay kinontak ni Cyrus ang pamilya ng binata. Dumating naman ang mga ito, at agad pinilit na dalhin ang binata sa Amerika para magpagaling. Noong una, ayaw pa sana ni Jonas, pero wala na rin siyang nagawa kalaunan. Hindi kasi close si Jonas ang kanyang pamilya, magmula noong tinanggihan niya ang kagustuhan ng kanyang ama na siya'y magpupulis. Bukod doon, mas lalo namang nagalit ang ama sa kanya na ipagtapat niya na hindi siya kahit kailan mag-aasawa dahil babae ang puso niya. Ngunit sabi nga nila, kahit abot langit na nga ang sama ng loob niyo sa isa't isa, darating at darating pa rin talaga
ang panahon na wala kang ibang mapupuntahan, kundi ang sarili mo lang pamilya. Habang nasa ibang bansa si Jonas, ay panay naman ang FaceTime ni Cyrus at Alexa sa dalawa. Hanggang sa mapag-usapan nga nila kung ano ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. Dahil kay Sir Jonas, nakalimutan ko ang trauma ko kay Tito eh. Sa palagay mo, Cyrus, noong naglayas ako, hinahanap kaya nila ako? Lalong-lalo na si Mama? Oo naman, no. Baka narealize na rin ng Mama mo na sana mas nakinig siya sa'yo. Sana nga. Ano na kaya itsura nila ngayon? Bakit? Gusto mo pa sila makita? Si Mama lang. Narealize ko kasi sa sitwasyon ni Sir Jonas. Wala pa rin talaga siya ibang nalapitan. Kundi ang pamilya niya. Para pang biglang nawala ang tampuhan nila noon. Ganun talaga. Hindi naman din kasi kasalanan ni Sir kung bakit siya ganun eh. Sana tinanggap na lang siya ng pamilya niya. Kaya nga eh. Pero scientist si Sir ah. Maitsura siya. Pero wala siyang makakasamang anak sa pantanda. Hays. Basta ako, mag-aasawa talaga ako. Napatingin naman si Cyrus sa dalaga at napangiti. Oo naman no. Papakasan pa kaya kita? Kadiri naman yan, Cyrus. Ikaw talaga. Eh mula pagkabata, magkasama na tayo eh. Ikaw pa rin bang makakasama ko sa pagtanda? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko, new face naman. Biro pa nito. Ang kapal nito ah. Baby face naman ako ah. Ang sabi ko, new face, hindi baby face. Ewan ko sa'yo. Mag-aaral na nga muna ako. Tawa na lamang ng dalaga at iniwan na si Cyrus. Hindi maitago ni Alexa ang kilig na nadarama nang sabihin ni Cyrus na papakasalan siya nito. Noon pa man ay may lihim na siyang pagtingin sa kaibigan. Ito lamang kasi ang naging sandalan niya. At kahit ang mga bagay na sa tingin niya malabo ay nagagawa ng paraan ni Cyrus. Di nga nagtagal ay nasa huling taon na ang dalawa sa high school. Mas pinagbubutihan naman nila ang kanilang pag-aaral. Dahil ang diploma lamang nila ang maibibigay nila kay Jonas na kasalukuyan pa rin nasa Amerika. Nang araw ng kanilang graduation naman, kasama lamang nila ang isa't isa. Matapos naman ang seremonyas, ay didiretso na sana sila ng uwi. Pero ganoon na lang asaya nila nang makitang nasa labas ng hall si Jonas habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Mabilis naman tumakbo ang dalawa palapit sa binata at agad itong niyakap ng sobrang higpit. Chill guys, nahihirapan ako huminga sa mga yakap niyo eh. Biro pa nito, mas lalo namang naiyak si Alexa dahil sobra-sobra ang pagbagsak ng katawan ni Jonas. Namayat ito, parang hindi na ito ang dating Jonas na nakilala nila. Ang tagal niyo ako tinitigan kanina, bago kayo lumapit ah. Hindi na ba talaga ako recognizable? Saat pamali ng binata? Akala po kasi namin, sir, na sa ibang bansa pa rin kayo. Okay na po ba kayo? Dito na po ba kayo for good? Umining naman si Jonas at muling nagsalita. Pinilit kong bumiyahe at magtungo talaga dito. Dahil na-amaze ako sa mga pinadala niyong mensahe. Of course, matagal din natin itong inaasam-asam, di ba? And as promised, hindi ko palalampasin ang araw na to. Congratulations guys, you make me so proud. Sabi ko naman sa'yo sir, diba? Malakas pa ang kapit mo kay God. I'm sure, hahayaan pa niya makabawi kami sa'yo. Diba Alexa? Oo naman. Ah, teka, mainit dito sir ah. May sasakyan po ba kayong dala? Oo, nasa kotse si na Dad. Pwede niyo ba akong itulak papunta doon? Tumango naman ang dalawa. Si Cyrus na ang nagtulak sa wheelchair ni Jonas, habang si Alexa naman ay panay kwento lamang. Hanggang sa mapansin nga nila na hindi na nagre-response si Jonas sa kanilang mga tanong. Kaya doon na natigil si Cyrus at tinignan ang binata.
Pumagsak naman agad ang luha sa kanyang mga mata nang makita nakapikit habang nakangiti si Jonas. Pero hindi na humihinga. Alexa, si Sir. Medyo hirap pa niyang bigkas. Sir? Sir! Gumising po kayo, please. Hindi pa tayo nakakapag-celebrate. Hindi pa po tayo nakakapagpa-picture. Iyak na rin ni Alexa. Tila nakita naman ang pamilya ni Jonas na nagkakagulo na ang dalawa. Kaya sila na mismo ang lumapit. Doon, unang beses na nakita ng dalawa ang galit sa mukha ng mga ito. Kayo ang dahilan kung bakit mas gusto niyang huwag gumaling. Hindi niyo naman kayo kaano-ano, pero ayaw niyong mawala ang paningin niya sa inyo kahit isang segundo. Hindi naman nakapagsalita ang dalawa at hinayaan lang na maipasok si Jonas sa kotse para maisugot sa ospital. Sumunod naman agad ang dalawa pero nakumpirma nga nila na wala na itong buhay pagdating sa ospital. Labis-labis ang dalamhati ni Cyrus at Alexa. Araw ng graduation nila at dapat masaya sana sila. Pero heto sila ngayon at bumuhos ang sobrang emosyon. Marahil pagod na nga siguro ang katawang lupa ni Jonas. At ang hinihintay na lamang ito ay ang pagtatapos ng dalawa. Tulad na rin ng ipinangako niya. Inilibing si Jonas at hindi man lang sila makalapit dahil sila ang sinisisi ng pamilya nito. Hindi man sila pinapaalis sa pamamahay ng binata, pero sila na ang naghusa dahil ramdam nila ang galit ng mga ito sa kanila. Pero bago umalis, ay pumunta muna sila sa puntod ni Jonas at doon, formal na nagpaalam. Nakahanap sila ng bahay na mauupahan at dahil may kaunting naipon naman ang dalawa, kaya yun na lang muna ang pinagkasya nila. Hanggang 2 linggo lang ang aabuti ng budget natin, Cyrus. At wala na din tayong pambayad sa upa next month. Saad pa ng dalaga. Hayaan mo. Bukas sa bukas, maghahanap ako ng trabaho para may magastusay sa pang-araw-araw at may maipambayad tayo sa upa. High school graduate naman ako, kaya makakapasok na din ako ng trabaho. Ako rin, Cyrus. Maghahanap na rin ako ng trabaho. Hindi. Ako lang ang maghahanap ng trabaho. Magpapatuloy ka sa kolehiyo. Ano? Pero wala tayong pera. Paano ang tuition fee? May nakuha kong scholarship, diba? Ikaw na ang magpatuloy nun. Ibibigay ko na yun sa'yo para makapag-aral ka ng libre. Allowance na lang ang problemahin natin. Cyrus, hindi. Para sa'yo yun eh. Kung sino man sa ating dalawa ang deserve na makapag-aral ng college, ikaw yun. Pinaghirapan mo ang scholarship na yun. Alexa, hindi ko naman sinabi na hindi ako magka-college eh. Siyempre magka-college pa rin ako. Pero hindi na muna ngayon. Hindi na muna tayo magsasabay, okay? Ikaw na ang mauna. Total, hindi naman ito paliksahan eh. Cyrus, please. Please, don't worry. Kapag nakapag-ipon na ulit ako, susunod ako sa'yo. Gagraduate din ako. Basta, mangako ka sa'kin na pagbubutihin mo, okay? Isang mahigpit na yakap naman ang itinugon ni Alexa sa binata. At labis-labis na nagpapasalamat dito. Nakapaghanap naman agad ng trabaho si Cyrus. At kahit papaano, may nagagamit sila sa araw-araw. Nakapag-enroll na rin si Alexa sa kolehiyo. At nangakong hindi niya bibiguin ang binata. At dahil kailangan niya ma-maintain ang GWA na 1.50 pataas, ay handa naman si Cyrus sa tulungan siya sa mga lessons na hindi niya kaya. Cyrus, pasensya ka na ah. Alam ko naman na pagod ka na sa trabaho eh. Pero nakukuha mo pa rin akong tulungan sa lessons ko. Sorry talaga. Hingin pa umanhin pa ni Alexa sa kanya. Ano ka ba? Okay lang yun, no? Isa pa, tulungan naman talaga tayo, diba? Ganito na lang. After mo akong turuan, mamasahihin na lang kita. Okay ba?
Wag na. Kailangan mo na magpahinga ng maaga at may pasok ka pa bukas. 9:30 pa naman ang pasok ko bukas eh. Kaya, mamasahihin na lang kita. Tsaka bukas, huwag ka na magluto. Ako na ang gigising na maaga para magluto. Masus, eh mas maaga pa nga ako nagigising sa'yo eh. Tulog mantika ka kaya, hindi ka nga nagigising kung hindi kita gigisingin eh. Tawa pa ni Cyrus. Hays, basta, gagawa ko ng paraan para magising na maaga. We'll see. Hilit pa muli ni Cyrus. Ngunit, hindi nga nagkamali ang binata. Dahil kinabukasan, ay nauna pa siyang nagising sa dalaga. Kaya naman, siya na lang ang nagprepara ng pagkain. Nang saktong matapos naman siya, ay nagising na rin si Alexa na nakasimangot pa rin. Nakakainis naman, no? Oh, ang aga-aga nakabusangot ka dyan. Tawa nito. Ano pa kasing ritual ang ginagawa mo? At ang aga-aga mo nagigising. Alasing ko pa lang, oh. Anong oras ka bang nagising? Alas 4. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Una pa ako nagigising, kaya wala ka nang magagawa. Kakain na ako. Sasabay ka ba? O matutulog ka ulit? Since mamaya pa naman ang class schedule mo. Sasabay na ako sa'yo. Halika na. Kumain na tayo. Panaykwentuhan lamang ang dalawa sa harap ng hapagkainan. At nang matapos nga, doon na sinabi ni Cyrus na susunduin niya sa paaralan si Alexa. Susunduin kita mamaya after ng trabaho ko. Kaya, hintayin mo ko ah. Wow! May pasundo-sundo ka ng nalalaman ah. Ano meron? Sahod ko kasi mamaya at pala kong kumain tayo sa labas. Kaya, susunduin na kita. Nax! So, malilibre ka pala mamaya? Oo. Okay lang ba? Huwag sa mamahalin na. Okay na ako sa turo-turo. At sa kalenderya. Sure. Hindi ko pa naman din afford doon sa mamahaling restaurant. Tsaka, bago tayo kumain, pwede bang dalawin natin ang punto ni Sir Jonas? Maglalagay lang ako ng bulaklak. Oo naman, no? Pwede nga doon tayo kumain eh. Habang nagkukwento tayo sa kanya. G? Oo. Okay lang naman. Mag-takeout na lang tayo. Sumang-ayon naman agad ang dalaga. Kinahapunan nga, pagkatapos ng huling subject ni Alexa, ay masaya niyang tinungo ang exit gate para doon hintayin si Cyrus. Tulad na din ng napag-usapan nila. Samantalang si Cyrus naman, papunta na rin sa paaralan ng dalaga, sakay ang padyak. Nang makarating, ay hindi naman maiwasan ang binata na hindi maingit sa mga kabataang nakasuot ng college uniforms. Yun din kasi ang pangarap niya. Pangarap na hanggang ngayon ay pangarap niya pa rin. Cyrus! Tinig ni Alexa na nagpabalik sa kanyang ulirat. Nginitian naman niya ito at kinawayan. Sa totoo lang kanina pa ako dito, kaya lang, naiihi ako eh. Kaya, pumalik na muna ako sa loob para magbanyo. Kanina ka pa? Ngayon lang, sakto lang ang paglabas mo. Nakabili na rin ako ng bulaklak para kay Sir Jonas. Great! Tara! Sabay hawak sa kamay ng binata. Kahit sila lamang dalawa, ay hindi pa rin maitatangging masaya sila sa piling ng isa't isa. Hindi pa rin naging hadlang ang kakaiba nilang karanasan noong mga bata pa sila sa sayang nararamdaman nila ngayon. Marahil, maaga mang nawala ang kanilang childhood experiences, lalong-lalo na si Cyrus. Pero alam niyang habang siya ay nabubuhay pa at kumakayod, mananatiling may pag-asa. Matapos silang dalawin ang punto ni Jonas at kumain sa labas, ay naglakad lamang sila pa uwi. Doon na nga biglang nag-iba ang simoy ng hangin. At naging seryoso na si Cyrus habang nakatingin sa dalaga. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin? Ang seryoso ng araw mo ah!
Kunwaring biro pa ni Alexa dito. Wala. Iniisip ko lang kung magiging asawa nga ba talaga kita. If ever, oo. Kaya ko kayang bigyan ka ng masaya at masaganang buhay. Kaya na kaya kitang dalhin sa mamahaling restaurant? Papabor kaya sa akin ng panahon, Alexa? Asawa agad? Hindi ba pwedeng ang goal mo muna ang unahin mo? Nandito naman ako eh. Hindi ako mawawala. Pero what if? What if hindi ko makamit ang goal ko? Paano kung ipagkait sa akin yun ang panahon? Paano kung hindi ko matupad ang pangako ko sa'yo na ilalayo kita sa mapait na buhay? Hinawakan naman agad ni Alexa ang mukha ni Cyrus at ngumiti. Cyrus, matagal mo na ako inilayo sa mapait kong buhay. Noong panahon na bumalik ka sa tulay at niyayo mo ako sumama sa'yo, that's the time na nakalayan na ako sa malupit kong buhay. You made me live again, Cyrus. Alam mo ba, noong mga panahon nilapastanganan ako ni Tito, isa lang ang naiisip ko noon, ang magpakamatay. But then, bigla ko narinig ang boses mo. Kaya, pinuntahan kita. Naghintay ako ng ilang buwan at hindi mo ko biniko. At ngayon, masaya ako dahil kasama kita. Ikaw ang nagdigtas sa akin, Cyrus. Pagkasabi noon, si Alexa na rin mismo ang unang humalik sa binata. At sa hinaba-haba ng kanilang pinagsamahan, iyon ang kauna-unahang halik nila sa isa't isa. Hanggang sa makarating na nga sila sa bahay, at doon na nila nag-aapoy ang kanilang mga katawan. Pagkasabi noon, si Alexa na rin mismo ang unang humalik sa binata. At sa hinaba-haba ng kanilang pinagsamahan, iyon ang kauna-unahang halik nila sa isa't isa. Hanggang sa makarating na nga sila sa bahay, at doon na tila nag-aapoy ang kanilang mga katawan, kapwa nila hinahanap ang haplos ng isa't isa, kaya naman nang lumalalim pa ang kanilang halikan, ay doon na kusang naisuko ni Alexa ang sarili kay Cyrus. Wala naman siya pinagsisisihan, lalong-lalo na si Cyrus, dahil alam nilang mahal nila ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Alexa. Kaya gagawin ko ang lahat. Mabigyan ka lang ng magandang buhay. Mahina, ngunit sweet na usal ni Cyrus. Mahal na mahal din kita, Cyrus. Noon hanggang ngayon, sabay halik sa pisngi nito. Doon pa lang ay nagkakaintindihan na ang dalawa. Naging sila nga, kaya mas lalo silang sumaya. Mas pinagbubutihan naman ni Cyrus ang kanyang trabaho hanggang sa mag-third year college na si Alexa, ay doon na tila nagsimula ang kanilang problema. Mahal, gusto ko sana magpaalam muna. Don't worry, nakapagsabi na ako sa mga professors ko at pumayag naman silang i-excuse ako sa class ng isang linggo. Tila kinakabahan pang wika ni Alexa. Isang linggo? Bakit? Saan ka ba pupunta, mahal? Nag-text kasi sa akin si Tito gamit ang number ni Mama. Hinahanap daw ako ni Mama eh. Malubha daw ang sakit. Doon na naiangat ni Cyrus ang kanyang ulo at agad nangunot ang noo. Tinext ka ng Tito mo? Wait, so you mean matagal na kayo may communication ng Mama mo? Bakit ngayon ko lang 'to nalaman? Alam ko kasing magagalit ka sa akin eh. Kaya hindi mo na sinabi? Mahal, hindi naman ako magagalit eh. Dahil nanay mo pa rin yun. Pero yung ililihim mo sa akin na nagkakausap na pala kayo at ngayon ko lang nalaman kung saan aalis ka na. Sorry. Ays, may magagawa pa ba ako? Kung pwede lang sana ako sumama. Sasama ako eh. Pero di ko naman pwedeng iwanan ang trabaho ko. Lalo't na't may madali ang project kami ngayon. Kailan bang alis mo?
Mamaya madaling araw. Sige, iyahatid na lang kita. But please, if possible, layuan mo ang tito mo, okay? Nasa ala-ala ko pa rin kasi ang ginawa niya sa'yo eh. Don't worry, mahal. Kaya ko ng sarili ko. Salamat. Ngiti ni Alexa at niyakap ang nobyo. Sa isang linggo pang balik mo, diba? Oo. Bakit? Wala. Mag-OT na lang din siguro ako dahil malapit ang OJT mo. Kailangan natin ng medyo malaking pera para doon. Mag-iingat ka sa biyahe, ah. At tuwagan mo ko lagi. Oo naman, mahal. Tsaka, huwag mo naman masyado stressin ang sarili mo. Magpahinga ka rin minsan, okay? Tumango lang si Cyrus at ginulo ang buhok ng dalaga. Alas tres sa madaling araw naman nang sila'y magising at kumayak para maihatid na ang dalaga sa may sakayan ng bus. Inaamin ni Cyrus na hindi yun naging madali sa kanya. Lalo't hindi pa sila nahihiwalay ni Alexa sa isa't isa ng isang linggo magmula na sila'y magsama. Ngunit wala naman siyang magagawa dahil importanteng tao ang pupunta nito. Mas minabuti na lamang niyang magsipag pa sa kanyang trabaho. Ina-update naman siya ni Alexa hanggang sa sinabi nito na mag-e-extend pa siya ng isang linggo sa tabi ng kanyang ina. Pumayag naman si Cyrus. Ngunit, nang tumagal, ay napapansin niyang hindi na siya tinatawagan o tinetext man lang ng nobya. Kung susubukan niya naman itong tawagan o padalhan ng mensahe, ay hindi ito sumasagot. Hanggang sa umabot ng 3 linggo, 1 buwan at 2 buwan, ay tuluyan nang walang paramdam si Alexa sa kanya. Bukod doon, nag-aalala na rin siya sa pag-aaral nito. Kaya naman, nagpasya siyang lumiban muna sa trabaho upang makauwi sa bayan nila Alexa. Ngunit pagdating niya, nakakandado na ang bahay nila doon. Magandang umaga po ate. Itatanong ko lang sana kung nasaan ang nakatira sa bahay na yan. Tanong niya sa isang babaeng na roon. Ay? Sila Maring Ebel ba? Naku, kakaalis lang nila nung 1 linggo iho. Po, saan daw po sila pupunta? Lilipat na daw ng bukid nun eh. Kasama ba nilang anak nilang si Alexa? Ay oo, kasama nila. Ang balita ko kasi na pangasawa ni Alexa ang isang mayamang lalaki. Kaya ayun, lumipat na agad sila para na din di na lumubha ang sakit ni Ebel dito. Bakit mo na itanong iho? Kaano-ano mo ba sila? Wala lang po. Ako po kasi ang guro ni Alexa sa college. Nag-aalala na po kasi ako sa kanya dahil ilang buwan na po siyang liban. Pagsisinungaling pa niya. Ganoon ba? Nag-aaral pala ang batang yun? Sayang naman kung ganoon, sir, no? Wala eh. Nag-asawa na agad. Hindi man lang pala tinapos ang pag-aaral. Sigurado po kayo, ate? Oo naman, no? Nandood pa nga ako noong sabihin sa akin ni Maring Ebel, nagiginhawa na daw ang buhay nila dahil sa lalaking yun. Okay po. Salamat sa information. Yun lang naman po ang sadya ko. Maraming salamat. Maraming salamat din, sir. Agara nang tumalikot si Cyrus at kasabay noon ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Marami ng tao nakakakita sa kanya pero hindi niya ininda at wala siyang pakialam. Gusto niyang umiyak dahil sobrang sakit ang nararamdaman niya. Hindi niya lubos na akalain na iiwanan siya ng babaeng mahal niya. Ang nag-iisang babaeng naging inspirasyon niya para pagbutihin ang lahat ng bagay. Ano bang nagawa ko sa iyo, Lord? Bakit lahat ng taong mahal ko iniiwanan ako? Hindi ba ako kamahal-mahal? Una si Lola. Pangalawa si Sir Jonas na para ko ng ama. Ngayon naman, ang babaeng mahal na mahal ko. Bakit? Bakit? Hagulgol niyang wika. Pumalik siya na Maynila
nabagsak ang dalawa niyang balikat. Wala siyang gana sa lahat ng bagay. At maski kumain, ay nakakaligtaan niya na. Pumapasok pa rin naman siya sa trabaho hanggang sa di na nga nakayanan ng katawan niya ang sobrang stress at labis sa pag-aalala. Kaya nahimatay siya sa kaligitnaan ng pagtatrabaho. Nagising si Cyrus at napagtantong na sa ospital na siya. Wala siyang ibang nakita kundi ang kasamahan niya sa trabaho na si Paeng. Teka lang, at tatawagin ko na muna ang Dr. Pare ah. Pungad na wika naman nito. Pare, wag na. Mamaya na lang muna. Sigurado ka? Okay ka lang ba? Sabi ng doktor, overfatigue ka daw at stress. Wala bang laman ng tiyan mo kanina habang nasa trabaho ka? Ngunit imbis sa sumagot, ay umiyak lamang si Cyrus na para bang isang batang inagawa ng candy. Hindi niya na rin napigilan pa ang sarili at naikwento na sa kaibigan ang nangyari. Naiintindihan kong nararamdaman mo pare at alam kong sobrang sakit nun para sa'yo. Pero huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko pare. Wala ka namang magagawa eh. May rason ang lahat ng nangyayari sa'yo. Ang gawin mo ngayon, magpagaling ka para kapag bumalik sa Alexa, may lakas ka para tunungin siya kung bakit siya bigla ang nawala. Tila gumaan naman ang loob ni Cyrus sa sinabi ni Paeng. At sa ilang araw niya ngang nanatili sa ospital, ay si Paeng ang kasama niya. Mabilis lumipas ang buwan, ay wala pa rin paramdam si Alexa sa kanya. Kaya naman, mas pinili na lamang niyang iignora muna yun at hayaang ibaling ang atensyon sa kanyang trabaho para makapag-ipon. Nang makapag-ipon naman siya, nag-enroll siya sa kolehiyo at di kalaunay, nakapagtapos sa 4 na taong pag-aaral. Nagtayo siya ng negosyo at naging unang fan at supporter niya si Paeng. Bumagsak ang unang negosyong pinatayo niya, pero hindi siya sumuko at nagsimula muli sa pinakauna. Bumagsak na naman ito, pero wala pa rin siyang planong tumigil. Kaya naman sa pangatlong subok niya, naging matagumpay na ngayon hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanyang munting negosyo. Nagkaroon ng branches sa iba't ibang panig ng bansa at ngayon nga, may sarili ng kumpanya. Hindi naman nawala si Paeng sa likod niya at sa katunayan, ito pa ang manager niya ngayon sa sarili niyang kumpanya. Grabe pare no, parang kailan lang, parehas pa tayong empleyado. Ngayon, well, empleyado pa rin naman ako. Pero at least, nasa medyo bigating na. Ngiting saad pa ni Paeng sa kanya. Saksi ka kung ano ang mga pinagdaanan ko bago naging successful to. At hindi nawala ang paniniwala mo sa akin. Kaya deserve mo ang posisyon mo, Paeng. Maraming salamat talaga, pare, ah. Malaking tulong ang sasahurin ko dito para sa dalawa kong anak na nag-aaral na. Oo naman. Ikaw pa ba? Natigil naman sila sa pag-uusap nang biglang pumasok ang sekretarya ni Cyrus. Sir, sorry to interrupt you po, pero nandito na po ang nirequest mo mga information sa bago nag-a-apply na employees. Saan ang sekretarya? Sige, ilapag mo na lang dito at iche-check ko to isa-isa mamaya. And by the way, may nakapasa na ba sa interview mo? Yes, sir. Tatlo po sila. Gusto mo bang papasukin ko? Okay, papasukin mo isa-isa. Tumango naman ang sekretarya at umalis na. O siya, babalik na lang muna ako sa opisina ko ah. At mukhang may gagawin ka pa. Saad naman ni Paeng. Wag. Dito ka na lang muna. Para naman may second opinion ako. Okay, sabi mo eh. Ang unang empleyadong nakapasa ay maayos naman. Pati na rin ang pangalawa. Pero ang pangatlo, ang mas nagka-interes si Cyrus. Nasabi kasi nito na dati siya nagpapatakbo ng negosyo. Pero ngayon ay hindi na. Nang matapos, ay nagsilabasan na rin agad ang tatlo. Pare,
Interesting ang last, no? Kaso, mukhang mahangin at mayabang sa adagad ni Paeng. Nahalata ko nga rin yun eh. Pero, medyo okay naman siya dahil may experience na sa negosyo. Nasabi niya nga. Pero, ang tanong, marunong kaya magpatakbo? Don't worry, pare. Hindi naman siya literal na magpapatakbo talaga. Magiging assistant ko lang siya. And that's it. Okay, pare. May tiwala naman ako sa'yo eh. Dumaan pa ang ilang araw at nahalata na ni Cyrus na matalino ang kanyang assistant. May kakaiba din itong technique para makaakit ng client, kaya bumilib siya dito. Hanggang sa ginamit niya ni Cyrus ang technique na sinabi ni Alan at nakakuha nga sila ng dalawang bagong clients, bagay na ikinatuwa naman na binata, at niyaya si Alan para mag-inom. You did great, ha? Huh? Hindi ko akalain na uubra ang technique na sinabi mo. Sabi ko naman sa iyo, sir, eh. Salamat ka pala dito sa alak, sir, ha? Ang tagal na rin bago ako nakapasok ulit sa mamahaling bar na to. Really? Well, deserve mo naman to. Kaya, orderin mo na ang gusto mong orderin. Talagang iinom ako ngayon, sir. Dadamihan ko na at naimbier na ako sa asawa ko. Bakit naman? Eh parang hindi ko asawa eh. Ayaw kong pagbigyan sa gusto ko. Eh alam mo naman, sir, may pangangailangan din tayo mga lalaki, diba? Well, totoo naman yan. Pero, baka pagod lang. Araw-araw pagod, sir. Maniniwala lang ako kung may anak kami. Kaso, wala din eh. Naiimbier na talaga ako. Palibhasa, wala na akong kwenta sa kanya. Kasi wala na akong pera. Ngayon, nga siya. Hindi na niya mahawakan ang pera ko. Katawan muna bago pera. Di ba, sir? Pilit namang natawa si Cyrus at hindi na nagsalita. Inaamin niyang nagagalingan siya sa binata, pero ayaw niya pa rin ang ugali nito. Hanggang isang araw nga, ganoon na lamang ang gulat niya nang biglang pumasok si Alan sa kanyang opisina. Yes, Alan? Panimula niya. Sorry po sa abala, sir, ha? Pero itatanong ko lang po sana kung available po ba kayo mamayang gabi. As far as I know, wala naman akong schedule after 3 p.m. Why? Iimbitahan ko sana kayo ni Sir Paeng na doon mag-dinner sa bahay. Birthday ko kasi, kaya naisip ko na magpaluto sa asawa ko. Umoo na si Sir Paeng, pero ang sabi niya, ikaw pa rin daw ang tatanungin. Okay. Since nag-oo na siya, sige, we'll be there. Sabihin mo na lang sa akin ang address at magsasabay na kami ni Paeng papunta sa inyo. Sige po, sir. Maraming salamat po. Masayang sabi pa ni Alan, tsaka umalis. Matapos ang kanilang trabaho, ay pinuntahan naman siya ni Paeng sa kanyang opisina. At nagsabay na nga sila papunta sa address na sinabi ni Alan. Mabuti, pare, at sumama ka. Biro pa ni Paeng sa binata. May magagawa pa ba ako? Nag-oo ka na eh. Nakakahiya naman kung tatanggi ako. Sayang naman din kasi, pare. Tipid sa hapunan na din yun. Biro pa ulit nito. Nakikinangiti na lamang ni Cyrus. Pagdating sa bahay ni Alan, ay sinalubong naman sila agad nito na may mga ngiti pa sa kanyang mga labi. Binati na din muna ni Cyrus at Paeng ang lalaki bago tuluyang pumasok sa bahay. Malaki naman palang bahay mo, Alan. Kayo lang ba ng asawa mo dito? Tanong ni Paeng sa lalaki. Oo, Sir Paeng. Kami lang. Teka lang ah, at hindi palutong ibang ulam. Tatawagin ko na muna ang asawa ko. Para madalhan kayo na maiinom. Han? Han! Tawag niya sa asawa at iniwanan muna ang dalawa. Ilang sandali pa, bigla naman lumabas ang medyo payat na babae. Dala-dala ang tray na may lamang juice at 2 pirasong cake. Magandang hapon mga sir. Pasensya na po ha at hindi pa po nalulutong ibang ulam. Wika nito. Nakayuko ito. At hindi masyadong maaninag ni Cyrus ang kanyang muka.
Ngunit, nang maninig niya ang boses ng babae, ay biglang naging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Napaka-pamilyar ng boses na yun, kahit ilang taon na ang lumipas. Ayaw niya sa naiisip, at sa mga sandaling iyon, ay dinarasal niya ng tahimik na mali ang kanyang kutob. Ngunit, na mag-angat ng ulo ang babae, ay doon na tila nagyelo ang buo niyang katawan. It was her, the love of his life, ang nag-iisang babaeng minahal at ginawa niyang inspirasyon. Walang iba, kundi si Alexa. Nakatingin din si Alexa sa kanya at parehas lamang sila ng reaksyon. Kitang-kita naman ni Cyrus ang nanunubig na mga mata ng babae na para bang may gustong ipahiwatig. Alexa, samahin na niya sabi. Maiwan ko na muna kayo dito, sir, ha? At babalik na po ako sa kusina. Nanginginig pang usal nito at agara ng umalis. Tila napansin naman ni Paing ang inig at tensyon sa pagitan ng dalawa. Kaya doon na siya napatanong. Pare, siya si Alexa? Tumango naman si Cyrus na para bang hindi makapaniwala sa nangyayari. Sinundan niya ang dalawa sa kusina at doon nakita niyang umiiyak si Alexa habang nagluluto. Na maghapunan naman sila, pansin niyang nasa medyo malayong pwesto si Alexa. Nakayuko pa rin ito at nasa pagkain lang ang focus. Nang matapos, ay pumesto muli ang tatlo sa may veranda at doon nag-inuman. Sinadya naman ni Cyrus na ibuhos ang alak sa kanyang damit para makapunta sa kusina kung saan naroon si Alexa. May tissue kayo? Nabuhusan ko kasi ang damit ko ng alak eh. Tanong niya dito. Meron po sir. Teka, at kukunin ko. Nahawakan naman agad ni Cyrus ang kamay ni Alexa. At doon na niya ito tinignan ng sadyoso sa mata. Bitawan mo ko. At baka maabutan tayo ni Alan. Nandoon si Paeng. Inutusan ko siyang huwag papuntay ng asawa mo dito. So, sinadya mong ibuhos ang alak sa damit mo para mapuntahan ako? Oo. Cyrus, please lang, itigil mo na to. Kakasimula ko palang Alexa. Isa pa, look at you. Halos hindi na kita nakilala. Ano ba ginawa mo sa sarili mo? Halos naiiyak na bulwas ng binata. Wala kang alam. Oo, wala nga. Kaya nga kinakausap kita ngayon para naman malaman ko. Para malaman ko kung bakit mo sinira ang buhay mo. Bakit mo ko iniwan ng walang paalam? Bakit mo pinabayaan ang pag-aaral mo? Sinundan pa kita sa inyo pero wala na kayo doon. Nabalitaan ko na lang na lumipat kayo dahil may asawa ka na. Ganun kadali, Alexa? Hindi mo na ba talaga napigilan ang kati mo? Kaya iniwan mo ako at agad na sumama sa iba? Do'y isang malakas na sampal naman. Agad ang dumampi sa mukha ni Cyrus. Hindi ako ganoong klaseng babae, Cyrus. I'm sorry. Nabigla lang ako. Ang dami ko kasing tanong, Alexa eh. Puro bakit, bakit, bakit? Sinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Pati ang pangarap ko noon na makapagkolehiyo para lang unahin kang patapusin. Pero binaliwala mo. Sinabing mong mahal mo ako at naramdaman ko yun. Pero bakit? Bakit? Bakit mo ako iniwan? Alam mo bang na-ospital pa ako ng mga panahong yun dahil sa lungkot at hinagpis? Alexa naman! Wala kang alam, Cyrus. E di paalam mo sa akin! Mahirap pa yun? Nahihirapan ka bang i-explain ang rason mo sa taong deserve nun? Mas mabuti nang wala kang alam, Cyrus. Really? So ano yun? Habang buhay ako magwa-wonder kung ano nga bang dahilan mo? Nagkulang ba ako sa'yo, Alexa? Hindi. Hindi naman pala eh. So ano nga? Tell me. Huwag mo ako ginagawang gago. Tulad na sabi ko,
Mas mabuti nang wala kang alam. Isa pa, wala na rin namang magbabago eh. Kasal na ako kay Alan. Mag-asawa kami. Legal. Kahit mag-explain ako sa iyo, it's no use. Kaya kung maaari, kamuhian mo na lang ako. Magkali ka na lang sa akin forever. Is that it? Oo, Cyrus. Kaya kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. At marami pa akong gagawin. Hindi na nga nakaimik pa ang Minata. At napahinga na lamang na malalim. Bumalik siya sa may veranda. Nabagsak ang dalawang balikat. Naabutan niya namang nagtatawa na si Paeng at Alan. Kaya doon siya nagsalita. Umuwi na tayo, Paeng. Sa mahiba nitong tono. Tapos na ba, Este? Di man lang ba natin tatapusin ang inuman? Di na. Baka magka-hangover pa tayong tatlo eh. Remember, bawal umabsent bukas. Alan, thanks for inviting us. Uuwi na kami. Ay, sige po sir. Marami salamat po ulit sa pagpunta ah. Iyahatid ko na kayo sa gate. Huwag na. Kaya na namin. We really have to go. At nauna nang umalis. Habang nasa biyahe, ay nasa labas lang ang tingin ni Cyrus. Doon na naglakas loob si Paeng na magtanong. Kumusta naman ang pag-uusap ninyo ni Alexa? No use. Hindi niya sinabi sa akin ang rason niya. Mas okay daw na wala akong alam. Pero bakit kaya? Tsaka, ang payat niya. Hindi naman natin masasabi naghihirap sila. Tsaka, wala din silang anak. Kaya wala pang inaalagaan masyado sa Alexa. Pero, yun nga! Sabi nga nila, papayat ka kapag nasa maling tao ka. Kung sana di kanya bigla ang iniwan, edi sana, isa na siyang Lena ngayon. Di ba pare? Pilit na natawa lang si Cyrus. At di na umimikta. Nagdaan pa ang ilang araw. Ay mas napapadalas nga ang pakikipag-usap ni Cyrus kay Alan tungkol sa personal na buhay nito. Kung paano sila nagkakilala ni Alexa at kung paano sila nagtagal. Doon nalaman ng binata na isang kasunduan ang naganap. Sinabi din ni Alan na habang patagal ng patagal daw ang kanilang pagsasama, ay ang pagmamahal niya para kay Alexa ay napapalitan ng inis at pagkairita. Hindi na rin tinanong pa ni Cyrus kung bakit dahil ayaw na niyang malaman pa ang ibang detalye. Nang hapong yun, matapos ang trabaho ng binata, ay hindi na muna siya dumiretso sa bahay. Pagkus ay nagtungo muna siya ng flower shop upang bumili ng bulaklak para may mailagay sa himlayan ng yumaong si Jonas. Pagdating niya naman, ganoon na lang ang gulat niya nang makitang naroon si Alexa at mukhang papauwi na. Sorry, papauwi na ako. Nilinis ko lang ang puntod ni Sir Jonas. Panimula pa nito. Pansin ni Cyrus ang pamumugto ng dalawang mata ni Alexa. Kaya alam niyang galing ito sa matinding pag-iyak. Lagi ka bang dumadalaw dito? Twice a month lang. Minsan, isang beses sa isang buwan. Ikaw pa? Sadly, ngayon lang ulit ako nakadalaw kay Sir. After noong nangyari sa atin. But, I'm glad you're here. And I'm glad na hindi mo pa siya nakakalimutan. Oo naman, no? Si Sir pa ba? Buti pa si Sir. Di mo nakalimutan. Eh ako, nakalimutan mong balikan. But anyway, aalis ka na ba? Oo. Mahigit isang oras na din kasi ako dito eh. At medyo gumagabi na rin. Maiwan na muna kita ah. Ngunit, nangakmang aalis na sana si Alexa, ay doon na nabitawan ni Cyrus ang daladalang bulaklak at walang pagdadalawang isip na niyakap ito. Yakap na pagkamis at pangungulila. Hindi na rin niya napigilan ang emosyon at naiyak na. Samantalang si Alexa naman, nanunubig na rin ang mga mata. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tanggapin na hindi ka na magiging akin. Mahal kita, Alexa.
At kahit galit na galit ako sa'yo dahil iniwan mo ko sa ere, biglang nawala yun noong nakita kita ulit. Pero wala eh. Maybe, hindi din siguro totoo ang pangako mo noon na hindi mo ko iiwan, na mananatili ka lang lagi sa likod ko. Maski nga sa panaginip eh, parang hindi ko kaya na ibigay ka sa iba. Hagulgol nito. Cyrus, kailangan ko nang umalis. Bakit? Bakit mo ko sinasaktan ng ganito? Bakit sa tuwing umiiyak ako, ikaw ang laging dahilan? Bakit ang sakit mong mahalin, Alexa? Bakit ang hirap mong palayain? Ang hirap mong bitawan? At ang hirap mong kalimutan? Sana nga. Sana may amnesia na lang ako para di ko na to nararanasan eh. Pumitaw naman agad si Alexa mula sa pagkakayakap at seryosong tinignan si Cyrus. Bakit? Naging madali din ba sa akin ang kalimutan ka? Bagay na hindi ko pa rin nagagawa hanggang ngayon. Sa tingin mo, porkit ako ang nang iwan, hindi na masakit para sa akin yun? Wala akong ibang lalaking minahal magmula noon hanggang ngayon, kundi ikaw lang. Ikaw at ikaw lang. Ikaw pa rin alaman ng puso ko, Cyrus. Pero may mga bagay na kailangan pag-isipan ng mabuti na kahit alam kong mali ay ginawa ko pa rin. Mahal kita, pero hindi ako ang babaeng kailangan mong iyakan. I'm not worth your tears. I'm sure may babae ka rin makikita na worth it sa'yo, na kaya kang mali ng mas higit pa sa pagmamahal ko. But how? Sana nga. Sana natuturuan ko ang puso kong magmahal ng iba, Alexa. Turuan mo. Pero bago yun, gawin mo muna ang first step. Let me go. Iyon ang mga salitang pilit na nag-e-echo sa buong sistema ni Cyrus. Hindi na nga niya namalayang wala na pala si Alexa sa kanyang harapan. Kaya labis-labis ang pag-iyak niya sa harap ng puntot ni Jonas habang mapait na nagkukwento. Simula din noon, napagtanto niyang parang wala na nga sigurong pag-asa na mapasakan niyang muli si Alexa. Kaya gabi-gabi ay nagpupunta siya sa bar at doon naghahanap ng babae. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya, pero kailangan niya ituon sa iba ang atensyon para di na muling masaktan pa. Tulad na lamang ng gabing yun, nasa bar na naman si Cyrus kasama si Paeng. Maraming babae nagpapapansin sa kanya at giningitian lamang niya ang mga ito. Grabe talagang dating mo, pare. Halos maglaway na ang mga babae dito, oh. Naku, kung wala lang talaga akong asawa, kanina ko pa hinilang isa dyan. Bido pa nito. Sira ka talaga. Baka hindi ka na makauwi sa inyo kapag nagkataon. Kaya nga eh. O sige na, pumili ka na ng isa dyan para makaalis na ako at ma-enjoy mo naman ang gabi mo. Tatayo na sana ang binata nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Maingay sa loob, kaya nagpaalam na muna siya kay Paeng na lalabas para sagutin ang tawag. Hello? Who's this? Panimula niya. Cyrus? Mahina ang boses ng nasa kabilang linya, pero alam niyang boses yun ni Alexa. Alexa? Is this you? Cyrus? Help! Please! Bakit? Nasaan ka ba? Are you okay? Ngunit hindi na sumagot pa si Alexa. Dahil ang narinig na lamang ni Cyrus ay ang kalampag na sahig at ang sigaw ni Alexa na sinasabing itigil na. Rinig niya rin ang boses ni Alan, kaya doon na siya kinutuban. Paeng, let's go! Pungad niya nang muling pumasok sa bar. Saan tayo pupunta? Uuwi na ba tayo? Alexa called. She needs help. Sumisigaw siya. At narinig ko din ang boses ni Alan. Ano? Pare, baka naman away mag-asawa lang. Paeng, kilala ko si Alexa. Pag hindi na nung kaya, hihingi yun ng tulong. Sasama ka ba o hindi? Siyempre sasama, pare. Ito naman, oh. Tatawag na din ba ako ng police? Much better.
Let's go. Habang nasa biyahe, ay napapahawak na lamang si Paeng sa kanyang upuan at taimtim na nagpapadasal dahil halos palipalin na ni Cyrus ang kotse sa sobrang pagmamadali. Pari, magdahan-dahan ka naman sa pagmamaneho. Diyos ko, hindi pa nga ako nakakapagkumbisa sa mga kasalanan ko dito sa lupa eh. Elementary pa pare sa mga anak ko. Plano pa namin ni Mrs. na magdagdag pa ng isang baby. Huwag mo naman padali ng buhay natin, pare. Tila kumalma naman si Cyrus at hininaan agad ng kaunti ang pagdadrive. Pagdating naman sa bahay ni na Alexa ay dahil nakalock ang gate kaya wala siya ibang nagawa kundi umakyat. Pinahintay na lamang niya si Paeng sa labas para kapag dumating ang mga pulis ay may magturo sa mga ito. Unang nagtungo si Cyrus sa mga kwartong nandoon, ngunit wala. Nagpunta din siya sa basement at sa kusina, pero wala din. Hanggang sa maisipan niyang puntahan ang malaking bathroom na naroon. At hindi naman siya nabigo dahil nandoon nga ang dalawa. Nakita niyang sinasakal ni Alan si Alexa habang pilit na nilalagay sa malaking bathtub ang ulo nito. Doon na nag-init ang kamao ng binata at agad sinunggapan na suntok si Alan. Sir? Halos gulat pang sambit ni Alan. Sir, mong mukha mo! You're fired! Ganito palang ginagawa mo sa asawa mo ah. Teka, ano bang pakialam mo? Asawa ko siya. E ano ngayon? Asawa mo lang siya. Pero ako, mahal ko siya. Ni hindi ko nga ito pinapadapuan ng lamok noon eh. Tapos ikaw, gagawin mong human punching bag? Sinaulo ka ba talaga? Ah, so ikaw pala ang dahilan kung bakit ayaw ibigay ng asawa ko ang gusto ko. Kahit noon, panay nang iyak niyan eh. Dahil ayaw niyang ikasal sa akin. Dahil may mahal na daw siyang iba. Pero wala siyang magagawa. Akin na siya. Kasal na siya sa akin. Ikaw nga ang mahal. Pero hindi naman ikaw ang pinakasalan. Oh, ha! Panalo pa rin ako, sir. Diba? Tawa nito. Mas lumalim naman ang galit ni Cyrus sa narinig. Kaya pinaulanan niya agad na sunod-sunod na suntok si Alan. Natigil lamang yun nang dumating na ang mga pulis at awatin na siya ni Paeng na nooy kakapasok lamang. Pare, tama na yan. Baka mapatay mo na siya. Ikaw pa makulong yan eh. Tila natauhan naman si Cyrus at agad ibinaling ang atensyon kay Alexa na nooy wala ng malay. Dali-dali niya namang kinadga ang babae. Paeng, ikaw nang bahala sa lalaki niyan na. Ikaw na rin ang sumama sa mga pulis sa presinto. Susunod ako. Isusugod ka na muna sa ospital sa Alexa. Bilin nito at agaran ng umalis. Agad niyang isinugod sa ospital sa Alexa. At ang masigurong maayos na ito ay umalis na muna siya at nagtungo sa presinto. Samantalang si Alexa naman nagising mula sa ilang oras sa walang malay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, alam niyang nasa ospital na siya. Una niyang nakita si Paeng na nooy agad na rin tumayo. Nasa labas pa si Cyrus at kinakausap ang doktor mo. Teka, at tatawagin ko. Sad nito at umalis. Maya-maya pa, pumasok naman si Cyrus na mag-isa. Nasaan ang kaibigan mo? Umuwi na muna at baka daw nag-aalala na ang asawa niya. Pakisabi salamat. Tsaka, sa'yo rin. Sobrang salamat, Cyrus. Saan mo nakuha ang number ko nun? Nakuha ko sa card na nasa wallet ni Alan noong inutusan niya ako mag-grocery. Ilang araw na rin nakasave sa phone ko ang number mo. Good thing, at nagamit ko naman. Naupo naman si Cyrus sa gilid at agad na hinawakan ng kamay ni Alexa. Sorry kung hindi kita napuntaan agad ah. Kung kaya ko lang mag-teleport, ginawa ko na. Ano ka ba? Sobrang bilis mo nga eh. Tsaka, hindi ka naman late ah. You're just on time. Lagi ka ba niya sinasaktan? Oo. Walang palya. Araw-araw. Noong una, dalawa, o tatlong beses sa isang taon. Hanggang sa, naging once a month.
Twice a month, every week, at every day. Nagagalit siya kapag ayaw kong ibigay ang gusto niya. Mas nanaisin ko na lang nasaktan na lang niya ako kaysa ibigay ang sarili ko sa kanya. Nandidiri ako, Cyrus. If that is, bakit mo siya pinakasalan? At wala nang ang nagawa pa si Alexa, kundi ang sabihin sa binata ang totoo na noong mga panahon na umuwi siya para sana alagaan ang inang may sakit, ay mas lumubha daw ang sakit nito, kaya pinili niya mag-extend pa ng isang linggo. Ngunit habang palubha daw ng palubha, ay isinugod na nila ito sa ospital. Palaki ng palaki, araw-araw ang bayarin, at wala naman silang sapat na pera. Kailangang operahan ng kanyang ina, pero hindi maisasagawa yun hanggat walang down payment. Ang tito niya, na siyang nobyo ng kanyang ina, ang nagrekomenda kay Alan. Noong una, utang lamang daw ang usapan at magtatrabaho si Alexa doon bilang kabayaran. Ngunit, nagbago ang isip nito at gusto na nitong pakasalan si Alexa. Noong una, ayaw pa sana ng dalaga, pero dahil hindi niya matiis ang sakit na nararamdaman ng ina, kaya pumayag siya. At kasabay ng pagpayag niya, ay ang pagtago naman ni Alan sa kanyang lumang cellphone, dahilan upang hindi siya nakapagpaalam na maayos kay Cyrus. Simula din noong malugi ang negosyo ni Alan, ay mas nagiging demanding na din daw ito, bagay na ayaw ni Alexa. Kaya doon na nagsimula ang mga unang pananakit. Hanggang sa magtuloy-tuloy at mas lalong lumala. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na may bayarin pala kayo? E di sana nakautang ako kay boss noon. Cyrus, sobra-sobra na ang mga ginawa mo para sa akin magmula pa noon. At kahit gusto ko na lang pabayaan si Mama dahil na rin sa ginawa niyang pagbabayas sa akin, hindi ko magawa. She's still my mother. Tsaka, ayaw kong habang buhay mong bayaran ng utang ng pamilya ko. Cargo ko sila. At hindi sa'yo. Kahit na. Tulungan tayo, diba? Oo. Pero naawa na ako sa'yo. At ngayon, ikaw pa rin talaga ang naghingan ko ng tulong. Salamat as always, Cyrus. Salamat talaga. Nakakulong na si Alan. Gusto mo ba siyang kausapin? Hindi. Hahayaan ko siyang mabulok sa bilangguan. Gagawa din ako ng paraan para mapawalang bisa ang kasal namin. I'll help you with that. May abogado ako. Cyrus, tulungan kita. Hindi dahil naawa ko sa'yo. Tutulungan kita. Dahil gusto kong maanal kayo. Dahil papakasalan pa kita. Nabigla naman si Alexa sa sinabi niyo ni Cyrus. Pero agad ding nakabawi at doon na naiyak. Cyrus, hindi mo kailangan gawin to. Mahal kita at gusto kong matupad pa rin ang pangako ko sa'yo na gagawin kitang reyna sa sarili nating palasyo. At wala na rin akong nakikitang ibang mamahalin kundi ikaw lang. Pero syempre, hindi din naman kita pipilitin kung ayaw mong... Hindi na nga natapos pa ni Cyrus ang sasabihin dahil hinila na siya ni Alexa palapit at hinalikan sa labi. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi ko, maghanap ka ng ibang babaeng worth it sa'yo eh. Pero dahil mapilit ka, oo naman, gustong gustong gusto kong magpakasal sa'yo. Finally, I'm home, mahal. Naiiyak ng ngiti din ni Alexa. Siniil muli ni Cyrus ang labi nito at doon pa lang, alam nilang walang nagbago. Kung ano ang nararamdaman nila noon para sa isa't isa, ay ganoon pa rin hanggang ngayon. Hinatulan ng guilty si Alan at sinisimulan na rin iproseso ang annulment ng dalawa. At dahil sa ibang bansa sila ikinasal, ay mas mapapadali ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. At habang naghihintay sa resulta, pumalik namang muli ang dalawa sa harapan ng puntod ni Jonas. At doon, masayang sinabi na sa wakas, sa hinabahaba man ng panahon, they still find their home.
at walang iba, kundi sa piling ng isa't isa. I can't wait to be your husband, mahal. And I can't wait na mag-I do tayo parehas sa harap ng mga taong magiging saksi sa pagmamahalan natin. Romantikong wika ni Cyrus. Ako din. I can't wait to be your wife. Your loving wife. And sexy wife, I guess. Pidong hilit pa ni Cyrus na siyang ikinatawa naman ni Alexa. Nang tuluyan namang mawalan ng bisa ang kasal ni Alexa at Alan, ay unti-unti na rin pinaplano ng dalawa ang kanilang very own romantic wedding. Marahil, napakatagal man ng panahon bago nangyari ang pag-iisang dibdib nila. Ngunit sa huli, sila pa rin ang tunay na pita sa kwentong nasimulan nila. Ika nga, lahat ng pasakit ay may kapalit na saya. At sa palagay nila, ito na yun. Dahil mas lalo pa silang gumwapo at kumanda sa piling ng isa't isa. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Don't forget to like, share, and subscribe! Hanggang sa muli mga kakulay! Paalam!